Hello ulit mga kaparmer. Welcome sa ating channel. Nga pala mga kaparmer, nasa ano tayo dito sa sitaw natin. Itong sitaw na to is ano, demo ito ng kondor ng ABC, Allied Botanical Corporation. Ito rin yung bagong variety nila. Ito yung Star Premium. Nag-demo sila dito, tapos ano, shout out nga pala kay Sir Freddy Sipinya Botanical. Ito na yung ano, ito na yung sitaw na Star Premium. Ano lang yung kinuha ako nito is yung konti lang, kasi di pa ako patay sigurado sa market nito, kasi mahaba talaga tong ano eh, mahaba yung bunga niya. Pero sabi pa ni Sir Jopel, kasi una na siya nakapag-demo ng ganito eh, maganda raw yung ano, yung bunga nito, saka matagal daw masira, yun mas maganda. Bali ano, yung dalawang linya nito, ano lang, ito lang yung Star Premium mga kaparmer. Ano na, mahaba na. At saka yung next, itong dito, dito na portion, iba na to, Negro Star na to, pero sa ano pa rin, condor pa rin. Yan. Ano na, marami ng bagong sanga na unti-unti nang lumusok yung sanga niya. Tapos dito sa kabila, yung dugtong niya dito, ganon din. Itong dalawang linya dito, hindi pa na kumpleto. Mas nauna yung pagtanim. Tapos pinahabol natin ditong apat na linya, kasi anim to eh, anim na linya. 60 meters yung haba, tapos dito sa kabila nasa 40. Kulang mag 40 yun dito. Ano to siya? Dalawang linya na Star Premium, dalawang linya din na apat na sa dalawa tatlo, tatlong linya na Negro Star. Kasi itong Negro Star mga kaparmer, subok na talaga to siya. Kaya yun, kukumpir natin yung Negro Star at saka Star Premium kung alin yung mas ano nila, mas maganda. Parang sa nakikita ko ngayon, parang mas malalaki na yung mga katawan ng ano, yung puno ng Negro Star kaysa sa doon sa Star Premium. Pareho lang naman to sila ng ano eh, ng lupa. Pareho lang yun yung parang quality ng lupa dito. Pero mas una kumapal yung ano, yung Negro Star. Pero titingnan na lang natin sa rotting stage na kung alin yung mas ano nila. May naka-ready naman sila ng mga ano, parang lumusot na na kung ilan, pangilan nila ng mga bulaklak. Malapit na yan. Kaso nga lang dito na late yung apat na linya na mahaba, kasi nagkulang yung seeds natin, tapos na busy tayo, hindi natin na ano agad, pero okay lang. Dito ito yung mas nauna na dalawa, yan, tapos na hindi na kumpleto yung pangalawang linya, dinugtungan natin ng bago. Yun na, tutubo na naman yun, makahabol pa yan. Yan, ililisan na muna to, kasi pag mag ano yung damo, sayang yung pag kakapal na naman yung damo. Kaya ano natin, ilinisin. Saka yung luma natin doon na sitaw, bumagsak kahapon. Puntahan natin. Ayun, ito mga kaparmer. Ito yung dati nating pipino, tapos ampalaya, sitaw, ampalaya. Tapos ito last sitaw na naman. 1 year and 4 months ito. Kahapon nag-ulan, tapos may kasabay na hangin, ayun, bumagsak. Akala ko na wala, naglayas yung mga sitaw. Dito bumagsak na pala. Yung next na block, yung last, hindi naman bumagsak kasi may mga saging doon, parang naproteksyonan. Naproteksyonan sila. Di bumagsak. Ano na talaga, masyado tong kahoy na to. Kasi 1 year and 4 months na. Walang banting sa gilid. Pero expected ko na itong babagsak talaga itong mga itong nakaraan pa, kasi walang banting.
Yun. Pagbabagsak isang poste, damay, ano na yun, damay na lahat, lahat na yun. Bagsak. Kasi konektado to lahat eh. Ang problema na lang nito, yung pagtanggal nitong mga twine. Hirap nito pagtanggal. Pero buti na lang. Pag bumagsak sa isang bahagi, doon na yun babagsak lahat. Bali, ano, ano siya. Yung parang na ayos din yung pagkabagsak niya. Yun na lang susundin natin kung alin yung saan yung dulo ng twine. Doon natin kukunin. Yun, sayang. Kasi inaharbisan pa to eh. Or, yun na nga. Inabot na talaga. 4 na buwan na tong sitaw na to. Pero may maharbis pa rin. Bumagsak. Ayun. At tayo magagawa. Doon sa kabila, okay pa yun. Makatayo pa. Pero kung maghangin na naman uli, agoy. Malaking chance na babagsak talaga yan. Tapos dito, itong area na to, hindi pa ako sure kung anong itatanim natin. Either, parang yun nga sinasabi ko doon sa isang vlog kanina, na baka titigil na muna tayo sa ampalaya kasi yung inaano natin yung sakit. Para maputol, maputol muna. Kung hindi talong, ampalaya pa rin pero malaking chance na matalong ito mga kaparmer. Inano ko muna yung damo, pinanayaan ko yung damo kasi para ma-eliminate nila yung mga masasamang bakterya at saka mga fungus na nandyan. Lalo na yung bacterial wilt, isa din yun. Dito medyo malaki laki kasi ito eh. Tapos yung doon yung mga saging dyan, ano natin yan, i-revive natin tapos mag-rehab din tayo. Kasi mahal ang saging. Kung may 1 hektarya or 2 hektarya kayong saging ngayon, nalakatan, panalo na mga kaparber. Ano ka, instant millionaire ka na. Kung ganon man lang na presyo. Pero yun na nga, na-convert kasi tayo sa gulay tapos pinabayaan natin yung sagingan. Yun lang ang problema. Okay, yun lang muna ang ano natin mga kaparmer. Ibinahagi tungkol sa sitaw natin. I-update lang din natin to sa susunod na mga araw. Lalo na nitong bagong variety, Star Premium, at saka yung pangalan nitong Negro Star, kung alin yung mas maganda sa kanila, makikita natin. Okay. Yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod. Laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye-bye.